vlog para po sa isa pa nating video sa pagkakataon po namang ito. Sa video po natin ito, mga idol, ay magluluto po tayo. Pero bago po natin umpisahan ang ating pagluluto, siyempre, itaas po muna natin ang pasasalamat natin sa ating pong may kapal, sa biyaya po naman na meron tayong may luluto sa pagkakataon po ito. Maraming salamat sa biyaya ng ating pong may kapal. Mga idol, tayo ay magluluto ng sutanghon. Opo, sutanghon na may sitaw at kalabasa. Ayan. Pero bago tayo mag-umpisa, mga idol, ibababad ko muna yung ating tubig. Opo, ibababad ko muna itong sutanghon natin sa tubig para mamaya ay malambot na siya. Ayan. Mayroon ko muna kayo sandit dyan, mga idol. Lalagyan ko lang ng tubig yung ating sutanghon. Ayan, mga idol, nagpapagapaga na ang ating kawali. Ayan, maglagay lang muna tayo ng mantika na pagsasangkot siya natin ang ating manok at medyo painahan din natin yung ating aboy para pag inilagay natin yung ating chicken ay hindi siya sisilakbo. Opo, sa Tagalog, hindi siya maglalagablob. Ayan. Kasana natin yung ating manok at saka yung ating kalasag. Kailangan, mga idol, pag ganito, mayroon tayong kalasag. Ayan na! Saan muna natin sa gitna, mga idol. Tapos maya-maya ay ibibiling natin yan. Ayan, ibiling natin, mga idol, yung ating manok para makita natin yung status. Ayan, ibig yun, mga idol, status. Alam nyo, mga idol, itong pagluluto ay isa talaga sa mga paborito kong gawain. Pagka nagluluto ka, talaga namang maalimuok na siya kagad. Talaga namang ligtas ka sa pagkaguto, mga idol. Kasi nasa harapan mo na yung niluluto mo. Kaya medyo patustayin lamang natin ito, mga idol. At pagtustado na siya, ay igigisa na natin yung ating mga recado po naman. Ayan, mga idol, tostado na ang ating manok. Patabi lang muna natin ito para maigisa naman natin yung ating bawang at sibuyas. Mas masarap kasi yung mga idol, yung lutong-luto yung manok para wala tayong problema. Kaya sunod na agad natin yung ating sibuyas. Puti na lang na inatira pa tayong konting mantika sa ating pinagsangkot siya. Mabilisan lang ito, mga idol. Sarap talaga magluto ng gulay kasi mabilis lang, sandali lang. Kaya dito na. Pero pag magluto ka ng gulay, matagal na yung matagal na yung 5 minutes. Kaya yung bawang na sinunod natin, mga idol. Meron pa tayo rito. Maglalagay din tayo na isang buong kamatis para makulay yung ating gulay. Di ba, may kasabihan nga. Kung naaalala nyo yan, sinasirang Juan Flavier. Kaya makulay ang buhay kapag may gulay, sabi niya. Kaya ilagay natin yung ating kamatis. Kaya napaka sarap talaga magluto. Mahalimuyak siya, mga idol. Alam nyo, mga idol, may nakita ako doon sa grocery na malapit dito sa mesabi, may nakita akong kawali. Ang ganda. Yung kawali na raw siya, yung honeycomb. Opo. Raw siya, extindi siya, pero hindi siya non-stick siya. Hindi siya dumidikit. Kaya pagka medyo binigyan tayo ng biyaya, pipili ako ng kawali. Mahilig talaga akong magluto, mga idol.
ay medyo lanta na yung ating kamati. Ihalo na natin yung ating sahog. At ilalagay na agad natin yung ating sitaw, mga idol. Kukunin ko na sandali at nasa pa yung ating sitaw. Ayan, ito na ang ating sitaw. Humahalimuya ko yung sahog na din, mga idol, kasi medyo nagpukutong-pukong na siya. Yung ano nung medyo nagpukunog na sibuyas tsaka bawang na may kamati. Humahalimuya siya. Sarap. Ayan, medyo lalagyan natin ng konting sabaw yan, mga idol, para hindi na tuluyang matunog. Pero mamaya dadamihan natin ang sabaw yan, maraming sabaw, mga idol, kasi para yung hutang doon natin pag umalsa na siya, pagka medyo lumig na, pero pagka malamig na siya, diba umaalsa siya, kaya dadamihan natin ang sabaw mamaya. Kaya medyo pakuloyin lang natin sandali, mga idol, at maya maya ilalagay na natin yung ating kalabasa. Ayan, silipin natin, uy, silipin natin, mga idol, yung ating sarap ng amoy niya, malimuyo siya. Ilagay na natin, mga idol, yung ating kalabasa. Opo, yan nga, recipe ay sotang hon na may sitaw at kalabasa. Ayan, pagkulo niyan, mga idol, dadamihan na natin ang tubig para naman sa ating sotang hon. Ayan, panyo palutuin lang natin ang bahagya yung ating kalabasa, at maya maya titimplahan na rin natin yan. Luto na, medyo na ano na yung kulay ng kalabasa natin, parang mas masarap yung ganito lang itsura, oh. Kaya lang prepare ko talaga yung sutang na ano, eh, alam mo, mga idol, yung hinihigop yung ano, yung sutang na marami sa bawah. Maglagay tayo ng konting asin, mga idol. Medyo marami-rami pala kasi tutubigan pa natin ng sasabuan natin ng marami yan. Tapos maglagay na rin tayo ng ating paminta. Maraming paminta, mga idol, para mabango. Ayan, yung ating durog na paminta. Medyo pakuloyin pa natin ng konti. Ay, siguro pili na natin sa bawang para makachansya na natin kung gaano karami. Ay, luto, halos luto man na, eh. Sa bawang na natin siya, mga idol. Sa bawang natin ang isang tapayan. Wow! Sarap, mahapaw yung sabaw. Tama-tama yung pagkulo niya na lutong-luto na lahat yan. Ipapato na natin yung ating so tanghon. Parang kulang pa, nagdaga ko pa ng kunti yung ating sabaw. Naglalangoy na sabaw. Yan, tapan lang muna natin, mga idol, para kumulo. Pagkakulo niya, yung kulang yung takip ko, tukod, yun ba yan? Papalit pa ako ng pantakip. Kuha muna ako ng pantakip, mga idol, ha. Ayan, ito ang tatakip natin. Ayan, alam mo, mga idol, yung mga kawali ko, wala talagang takip yan. Pero dahil sa madalas nga ako magluto, binilan ko sila ng mga hiwalay na takip. Kaya yung malalaking stainless na yan, para sure na sure. Ayan, kulo-kulo na, mga idol, ang ating sinabawang sotanghon. Laglag na natin yung ating binabad na sotanghon, mga idol. Ayan, alam nyo, yan, madalas din ako magluto nitong sotanghon lang talaga. Talagyan mo lang siya ng ano, higisayin mo lang yung maraming bawang, mga idol. Napakasarap din ang sotanghon. Lalagyan mo lang siya ng nor cube o di kaya beef cube. Meron ka ng masarap na sotanghon sa sabaw ko. Palutuin lang natin yung ating sotanghon, mga idol.
konti-konti na lang at maluluto na ang ating sotangkong na may sitaw at kalabasa. Pakuloyin natin mga idol. Tikman pala natin kung anong lasa. Kung tama na ba yung alat natin. Ayan. Wow. Halos luto na mga idol ang ating sotanghon na may sitaw at kalabasa. Opo, kaya halos yan na yung ating finished product mga idol. Hinangan lang natin ng konti yung ating apoy para matamtaman lamang yung init niya habang siya ay naluluto ng tuloy niya. Kaya kung kayo po mga idol ay bago pa lamang bumibisita sa ating po namang channel, ay pasupport na lamang po ng ating po namang munting channel na Tunage TV Vlog. At kung kayo po naman ay bago pa lamang nanonood sa ating mga video, ay pasubscribe na lamang po mga idol. Opo. At kung naibigan nyo naman po ang ating nightly video na to, ay papindot na lamang po ng atin ng bell button, at nang sa ganun ay maabisuhan po naman kayo sa atin po namang susunod pang mga video. Ayan, luto na ang ating sotanghon na may sitaw at kalabasa. Harap. Maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli. Thank you.